Hey everyone, it's me Kim and welcome to my YouTube channel. Ayan guys. So last week ba yun, nag-post ako sa TikTok ko. Sabi ko comment nila yung mga gusto nilang itanong sa akin tapos sasagutin ko through video para dito sa aking YouTube channel para mas makilala niya ako. So ayan, here are some of the questions. Pero isa-isahin ko na lang mamaya pag sinagot ko. So, without further ado, let's start! Ano ba ako sa personal? Hindi. Pero most of the time, di ako masyado nagsasalita. Kasi, di ko alam. Depende na lang kung close na close talaga tayo. Doon ako tsaka magsasalita ng super dal-dal. So, siguro yung pananaw ng mga tao sa mundo. Di ko naman kasi mababago yung buong mundo itself. Pero siguro, sana mabago yung pananaw ng bawat tao. Walang, alam mo yun, discrimination sa mga lahi, walang lamangan, alam mo yun, more on love, and pagbibigay sa kapwa. Yun yung gusto kong mangyari. Parang tigilan na nila yung mga alitan, mga ganon. Mas maging mapagbigay, mapagmahal. Siguro, mas magiging okay yung world natin kung meron tayong heart part sa isa't isa. Siguro. Si JC De Vera. Ewan ko, channel 2 ata siya. Pero dati kasi, channel 7 siya. Napapanood ko siya sa Captain Marvel. So, childhood crush ko siya. Di ko siya natupad. Gusto kong magka-share. Alam mo yun, sa grocery store, ininom ako ng tubig bago matulog. Hindi siya nawawala. As in, kahit nakainom na ako, tapos di pa pala ako matutulog, kailangan ko uminom muna ng tubig. Hindi ko alam kung bakit ah. Pero di talaga ako makatulog nang hindi ako umiinom ng tubig. Super laki ng pinagkaiba ng dalawa. Kasi pwedeng importante ka, pero di ka naman priority. Importante ka kasi di ka niya gustong mawala. Gusto niya andyan ka lang. Tapos, priority ka kung sa lahat ng bagay ko yung inuuna niya. Sa bawat gagawin niya, ikaw muna yung iisipin niya. Yun yung priority. Pero hindi lahat ng importante sa'yo is priority mo. Minsan kasi importante ka lang, pero hindi ikaw yung inuuna niya. Sad but true. So, hindi porkat sinabi sa'yo ng isang tao na importante ka sa kanya is ikaw na yung priority niya sa buhay niya. Hindi yun ganun. Okay. Parang ang sinasabi ko. Diba? Basta yun. Sana magets na yung sinasabi ko. Ano ka ba ang aking height? Ay, 5'5 lang naman ako eh. Akala nyo lang sa picture ako'y matangkad. Pero hindi talaga, inangguluhan lang eh. Kung inyong tatanungin, tagasan ako. Ala, ay proud ba't ang ganyari? Lahat ng bagay na binigay sa akin ng ibang tao, yun yung mga bagay na importante sa akin. Lahat yun, sobra kong ina-appreciate, sobra kong tine-treasure kasi, alam mo yun, effort na magbigay na sa'yo, tapos bigay pa sa'yo, diba? Nilangaw pa. May extra pa. Ano ba? Nagbibidyo ko talaga yung mga lalaking manloloko, lalaking babaero, lalaking sinungaling, lalaking maharot, lalaking mahilig na pag-chat, yung lalaking mahilig mag-download ng dating app, lalaking, alam mo yun, puro salita lang, pero hindi kaya magpatunayan sa'yo na mahal ka. Kung sasabihan ka ng I love you, pero di kaya yung iparamdam sa'yo. Yung kasama mo nga siya, pero di mo ma-feel yung presence niya. Yun yung ayok sa lalaki. In short, walang kwenta. Paano ba? Siguro pag ako yung nagmahal, lahat nang kaya kong ibigay, lahat ng best ko, ibibigay ko sa'yo, yung oras ko, yung attention ko. Kahit wala ka ng pera, ako na bahala malibre sa'yo, di mo ko kailangan libre-libre. Di mo ko kailangan i-surprise-surprise. Effort mo lang, okay na sa'kin. Simpleng bagay, mas ma-appreciate ko. Ayan, kita sa mga gusto mo. Supportahan kita sa pangarap ko. Pangarap mo. Supportahan kita sa pangarap mo. Tapos, ayan kita ako. Sumuumalay, suminom, go lang. Pero once na sinira mo yung tiwala ko sa'yo, dun mo makikita yung pagiging worst ko. Super. Kasi tatanggapin kita kahit gaano ka man kasamang tao. Lahat ng best, lahat ng worst sa'yo, tatanggapin ko. Pero pag sinaktan mo ko, ay nako. Hindi ko na alam. Kakagawin kita?
No, hindi ko na ipaglalaban. Para saan pa kung ako na lang yung nagmamahal, di ba? Kahit pa sobrang mahal kita, kung may mahal ka ng iba, it's a no-no. Ayan, kita, palalayain kita. Siyempre, mas masaya ako pag makita kitang masaya. Masakit man sa akin, pero alam mo yun, mas masakit kasing ipilit yung sarili ko sa taong may mahal ng iba. Kesa naman na pilitin kita magstay sa akin. Pero sa kanya ka masaya, di ba? So, may chance lang na lokohin mo ako, na mag-cheat ka ng dahil sa kanya. So, hayaan na lang kita. Tapos ako, iiyak na lang ako. Tapos magiging thankful na lang ako na dumating ka sa buhay ko. Kasi at least natuto ako hanggang sa mahilala ko yung taong para sa akin talaga. Tapos magiging masaya na ako. Ganun yun, di ba? Ewan. Yung worst, yung feeling ko mag-isa ako, di ko na iaano yung buong problem, pero yung feeling ko mag-isa ako, problema sa friends, sa family, sa school, sa puso, sa paligid, sa mga tao na nakatingin sa'yo. Yung feeling ko mag-isa ako, tapos hindi ko na kaya. Tapos I almost committed suicide, tapos sulat na ako ng letter. Tapos naisip ko, hindi ko pala kayang makita kung umiiyak yung mga magulang. Kung I'm in pain, what more na lang yung mararamdaman ng mga magulang ko pag, alam mo yan, pag tinuloy ko yung bagay na yun. So, instead, nag-pray na lang ako, tapos natulog ako pag-gising ko. Sabi ko, bukas kailangan mas maging better na ako para sa sarili ko kasi walang ibang tutulong sa akin, kundi ako rin mismo and God. Ayun guys, sana natuwa kayo dito sa video ko na to, and I hope mag-subscribe kayo, tapos suggest naman kayo ng pwede ko pang gawing content sa next video ko kung meron kayong masasuggest or may gusto kayong malaman about sa akin. Yun. Bye!